So kayo guys, kung nagpaplano kayo na kumuha ng Fiesta Homes, pag-isipan nyo na maigi. So guys, welcome back sa channel ko. Itong video na to guys is about experience ko sa pagkuha ko ng bahay sa Fiesta Homes Communities, which is yung ina-advertise ni Sir Jimmy Santos sa TV. So gusto ko lang i-share sa inyo to guys para magkaroon kayo ng idea. So guys, bago ako pumunta dito sa US, that was July 11 nung umalis kami sa Pilipinas, 2018. Kumuha ako ng bahay sa Fiesta Homes dahil gusto ko nang bumukod sa magulang ko. So syempre, gusto ko magkaroon ng sariling bahay. Nasikaso ko yung pagkuha ko ng bahay, I think mga October 2017 or November ata. O tama, parang ganun. Then, bago mo makuha yung bahay, magda-down ka muna ng 10,000 for reservation. So nag-down ako. And then, for 3 months, kasi inasikaso pa yung papel, may binayaran akong 36,000 para dun sa bahay. So hinulugan ko yun ng 3 months. So 12,000 kada buwan. Then, pagkatapos nun, tinurn over na nila yung bahay sa akin ng I think February or March. Kasi March tumira na ako eh. So yun, tinurn over nila sa akin. And guys, nung tinurn over nila sa akin yung bahay, hindi ko alam bakit ganun sila, na hindi sila nahihiya sa mga tao na mag-turn over ng ganun ng bahay. So ipapakita ko sa inyo yung picture. Ayan. So yan guys, yan yung mga picture nung bahay nung tinurn over nila sa akin yung unit ko. So ako kasi mabait akong tao, nung nakita ko yun, hindi naman ako nagalit. Kasi hanggat magagawa ng paraan, okay lang sa akin yun. And isa pa guys, nagmamadali ako that time. Gustong gusto ko nang lumipat kasi meron akong online job. And dun sa bahay ng mama ko is wala kaming internet. So kaya nagpasya ako na kumuha ng sariling bahay. Kaya nagmamadali ako. Then, March, lumipat na ako. Pero guys, bago ko inaccept yung bahay, may mga sinulat ako dun na kailangan nilang gawin to. Especially yung pinakinaiinisan ko, yung tiles nung CR. Dun talaga ako nainis. Pero wala akong magawa kasi nagmamadali ako that time. So, pinirmahan ko, inaccept ko. And then sabi ko doon na linisan. Pag hindi naman daw kasi nalinisan, papalitan nila yung tiles. So yun. So nung tumira na ako, may mga na-experience akong problema, like nagbara yung inidoro. Yun talaga yung pinaka worst na na-experience kong problema. Kasi guys, nung na-experience ko yun, syempre barado yung inidoro mo. Naghintay ba naman ako ng 3 or 4 days ata bago nila gawin yun. So from that moment, saan ka mag-CR, diba? So, ibig sabihin yung mga ganong sira, it's emergency yun. Pero guys, hindi sila ganon kabilis rumisponde. Hindi nila inayos kagad ng ganon. So, doon talaga ako totally nainis. I think mga after 1 month yun eh. Nung lumipat ako, tapos mga April ko ata naranasan yung ganong problema. So, nagbaray inidoro. Biro nyo guys, naghintay ako ng 4 days bago nila gawin yun. Kapag nagsi-CR ako, nadudumi ako, kailangan kong pumunta dun sa taas sa kanilang office para maki-CR sa loob ng 4 na araw. Kung wala kang CR, wag, hindi ka gano'ng kakain dahil alam mong pag kumain ka, kailangan mo mag-CR. So yun, tiniis ko ng 4 na araw. Hindi sila nahiya sa kliyente nila ng ganun. Then after that guys, ang pinaka-pinoproblema ko talaga dyan sa Fiesta, ito yung pinaka-problema ko eh. Yung problema ko about sa CR, yung madumi, sabi nila papalitan nila kapag hindi nalinisan. Hanggang ngayon guys, hindi nila pinapalitan. So ang nangyayari, isusulat mo yung problema mo, ganito yung problema, ganito yung problema. Tapos ipapasa nila sa engineer. Then ang nangyayari, papalit ng engineer. Pag nagpalit ng engineer, sasabihin na naman nila sa office, ay ma'am, sir, ay sir, isulat nyo naman po ulit yung problema nyo kasi bago na naman po yung engineer. Oh my god, anong klase to? So guys, ganun ang lagi nangyayari. 3 times or 2 times. Tama, 3 times na nangyayari sa akin yun.
ganun ang nangyayari. So, nakakabuisit na hanggang sa napunta na ako dito sa US. So, yung mama ko na yung pinapaayos ko. Hanggang ngayon, so March ako lumipat. October na ngayon, March, April, May, June, July, August, September, October. Almost 7 months nang hindi pa rin ginagawa. So, tingin ko, hindi nila gagawin. Kaya napaka-worst talaga ng experience ko dyan sa Fiesta. And guys, buti nga yung sa akin, yun lang yung problema. Yung iba, mas matindi pa yung nagiging problema dahil meron ako nabalitaan one time, bumagsak yung kisame. Oh my God. Kung dito nangyari yun sa Amerika, bumagsak yung kisame ng bahay mo na binili mo, madidemanda yung may-ari ng bahay. And katakot-takot na presyo ang babayaran mo sa tao. Kaya guys, kung gusto nyong kumuha sa Fiesta Homes, pag-isipan nyo ng maigi. Ang gusto ko lang naman kasi sa Fiesta, kasi gusto ko yung location na pinagkuhanan ko. Gusto ko mataas, gusto ko malamig, so okay yung pinagkuhanan ko pagdating sa location. And then gusto ko nga magka-internet, at kaya ako kumuha ng bahay sa subdivision dahil gusto ko ng tahimik na lugar. Pero yung services talaga nila, dun ako naiinis. Pag nakuha ka na nila, pag nakuha na, nagbayad ka na, hindi ka na nila papansinin. Bahala ka na sa buhay mo. Ganun ang Fiesta. So, para sa'yo, Sir Jimmy Santos, na nag-a-advertise ng Fiesta, kung mag-a-advertise ako ng isang bagay or isang product or something, kailangan alam ko yung reputasyon. Nakakahiya kasi na mag-a-advertise ka ng ganito, mag-a-advertise ka ng ganyan, tapos ang dami palang kalokohan, kapalpakan. Mahihiya ako sa sarili ko nun. Kaya yun, kung ako kay Sir Jimmy, ay nako, nakakahiya na mag-a-advertise ako ng ganun. So kayo guys, kung nagpaplano kayo na kumuha ng Fiesta Homes, pag-isipan nyo na maigi. Ewan ko lang kung sa ibang Fiesta Homes, okay ah. Pero sa Fiesta Homes na pinagkuhanan ko, my God, worst pagdating sa service. Nakakainis. Hanggang ngayon, nandito na ako sa States. Pinoproblema ko pa rin dahil hindi pa rin nila inaayos yung CR ko. So, sa lahat ng yun guys, meron ako natutunan. At sana matutunan nyo rin, lalo na pag nasa Pilipinas ka, kapag nakikipag-transaction ka sa bawat tao, kailangan lahat legal. And kagaya sa sitwasyon ko, bago mo i-accept yung isang bagay, kailangan nakita mong kompleto, ayos. Kasi once na na-accept mo na yung isang bagay or nabayaran mo na, wala nang pakialam ang mga yan. So yun yung mga natutunan ko. And kapag nakikipag-transaction ka, especially kapag malaki yung amount, hanggat maaari, kailangan may video kayo. Yung mga papel is certified ng abogado. Kailangan maging matalino kapag dating sa pakikipag-transaction dahil alam mo na, lalo na yung Pilipinas, di bali nang makapanloko sila basta may pera. Ganun ang ugali ng, nako, hindi naman lahat ng Pilipino, pero karamihan ganun. Kahit manloko sila ng manloko, basta pera, napaka-unfair. So yun nga guys, yun yung na-experience ko about sa Fiesta Homes. Tatanungin nyo nga pala kung saan yung Fiesta Homes na yun, Fiesta Homes Subic, Zambales. Kaya kung kukuha kayo ng bahay, like mga ganyan subdivision, kung ako sa inyo, kumuha na lang kayo sa Camellia or something na medyo mahal pero alam nyong sulit yung kinuha nyo. Kung meron nga lang Camellia Homes that time, yun yung pipiliin ko eh. Kaso that time kasi wala pang Camellia, at hanggang ngayon ata wala pa rin yung Camellia Homes na malapit dun sa Subic. I think ginagawa pa rin. So kung merong mas okay, kahit medyo mas mahal, yun na lang ang kuhanin nyo guys. Napakapalpak ng Fiesta Homes. So yun guys, ginawa ko tong video na to hindi para manira, kundi para warningan lang yung mga taong of course gustong kumuha ng Fiesta Home or unit sa Fiesta Homes, para magkaroon kayo ng idea and pag-isipan nyo. So thank you sa pag-watch ng video ko guys. Have a nice day sa inyo, and miss ko na kayo sa Pilipinas. Have a nice day and see you sa mga next video ko.